pag-usapan po natin itong 900. Tama po ba 900 pa na hindi pa bakunado? Bakit po? Yes, ito yung with valid reason, itong 937. But yung without valid reason is 834. Ito, Ma'am Cheryl, tinitingnan ng PNP. Pag-explain natin bakit ayaw nilang magpabakuna. But ang pronouncement po nating chief PNP kahapon is will be realigning their assignments. So lalo na itong mga walang valid reason, they will not be deployed for field work, but more on the administrative yung kanilang duty. Kasi yung objective ng ating chief PNP is hindi natin sila expose sa risk of getting COVID. So again, hindi lang po sila i-deploy. So pang-office lamang po sila papasok? Tama po ba yon? Tama po kayo kasi ang sumusunod naman tayo sa ATF na kailangan supposedly bakunado, but they will be required of the test and also yung direksyon ng ating PNP is ilalagay sila kung yung sa mga areas o assignments na hindi sila mahawaan no nung COVID-19 until such time na ma-convince natin ito, Ma'am Cheryl, itong 834 na mag-comply sa resolution ng ating IATF. Ayun naman pala, may duty pa rin, kaya lang hindi lamang po sa labas. Pero dito pong, ito pong 834, saang mga lugar po ito karamihan? Kukunti na actually yung mga region na na-involve dito with that three-digit numbers na data. Kasi the rest ay, yung ibang units namin ay below 100. So actually, continuous yung reminders natin, particularly sa mga regional directors at saka directors ng National Support Unit, na mag-cooperate itong mga personnel na ito no, to comply with the IATF resolution. Yun nga po, the contents and the intent of the IATF resolution.